You are now watching Showbiz Snap, your daily showbiz update. Nagsalita nga ang butihing manager ni Liza Soberano at ngayon nga po ay manager na din ni Sir Rafi Tulfo na si Sir Ogie Diaz. Doon nga po sa YouTube channel ni Sir Ogie Diaz ay nagpahayag nga siya sa mga katanungan sa kanya ng mga netizen o ang opinion niya sa nangyayari nga ngayon sa social media hinggil sa naging kasalan nila Mateo at Sara na inilihim sa ina na humantong naman po sa pag-gate crush itong si Mami Divine. Ang gate crush po ay ang pagpunta ng isang tao sa isang event pero hindi naman ito invited. Anyway, sa pagpapatuloy nga po ni Ogie Diaz, sinabi nito na para sa kanya ay naiintindihan niya ang pakiramdam ni Mami Divine. Dahil isa itong ina, ayon sa kanya, madalas talagang mangyari sa isang magulang ang pagiging overprotective sa anak. Kaya naman daw gets na gets nitong si Sir Ogie Diaz ang nararamdaman ng ina ni Sara sa kabila nga po ng mga komento ng mga netizen. Nakiusap din si Ogie Diaz na hangga't maaari ay timbangin nga po ng mga netizen ang pangyayari at huwag isisi kay Mami Divine kung bakit nga po ba humantong sa secret wedding ang dalawa. Binigyan diin din po ni Sir Ogie Diaz na sa part naman ni Sara ay may right naman daw po itong magdesisyon at her age na 31. Sinabi din kasi ni Sir Ogie Diaz na baka mahirapan na din itong magdalang tao kaya naman nararapat lang talaga na magdesisyon na si Sara para sa kanyang edad. At may revelasyon din po itong si Ogie Diaz. Ang ilan po daw mga katangian ni Mami Divine ay ito. Aniya, matipid daw po ang ina ni Sara G. Naikwento niya before nung nagkaroon sila ng movie with Sara Geronimo at itong si Sir Ogie Diaz ay nakita niya nga po na nagtitinda itong si Mami Divine ng mga gulay sa mga shooting. Madalas nga po daw ito dahil sinasabi pa nga po daw ni Mami Divine na ito ay organic at galing sa kanilang farm. Ibig sabihin kahit na po kumikita itong si Sara Geronimo ay gumagawa pa rin po ng way itong si Mami Divine na kumita din sa sarili niyang paraan. Ibinahagi din po ni Sir Ogie Diaz ang ilang mga revelasyon na ayon lang din daw ito sa source niya and hindi niya din po sure kung totoo daw po ba ito. Sinabi ni Sir Ogie Diaz na sina Sara Geronimo po daw ay apat na magkakapatid. Kaya daw ang sweldo ni Sara G ay divided by 4. Ibig sabihin, kung susweldo si Sara ng 20 million sa isang project, ito ay hahatiin sa apat. So ang 20 million ay magiging 5 million sa bawat isa. Ganoon kabait itong si Sara Geronimo at ganoon namang kagaling mag-handle ng kanyang kita itong si Mami Divine. Pero binigyan naman ng magandang reason ito ni Ogie. Ayon kay Ogie, mas mainam na nga daw na sa mga kapatid mapunta ang pinaghirapan ni Sara kesa sa iba. Kaya tama lang naman din ang ginawa ni Mami Divine. Isa siguro din kasing reason ay ang pag-aaral ng mga kapatid ni Sara Geronimo sa ibang bansa na syempre nangangailangan ito ng allowance. Bukod pa nga sa mga savings ay may mga ari-arian si Sara na mga lupain na mismong kay Sara G nakapangalan. Nilinaw din ni Sir Ogie Diaz na alam niya totoo ang pagsasabi ni Mami Divine ng prenup agreement. Pero ang alam niya before pa daw ito, sinabi ni Mami Divine nung na-interview ito sa isang talk show. Sabi daw ni Mami Divine, hanggat maaari ay nais niya na may pirmahan sa mga ari-arian bago ikasal itong si Sara. Na sa tingin niya, nga daw ay naging reason kung bakit nagpakasal ng sekreto itong si Sara at si Mateo. At may magandang sinabi din si Ogie Diaz na ayon sa kanya ay dapat pang ipagpasalamat ng mga fans and also Sara Geronimo sa kanyang ina na naging overprotective ito sa dalaga. Dahil kung hindi daw ay baka hindi si Mateo Gudicelli ang nakatuluyan nitong si Sara Geronimo. Matatandaan na ilang mga showbiz personality din ang nandigaw kay Sara. Ito ay sina Gerald Anderson,
Raver Cruz at John Lloyd Cruz. Pero hindi nga po nagtagal ay hindi naging successful ang pangliligaw ni na Gerald sa anak na Mommy Divine na si Sarah. Sa isang banda ay maganda talaga na sinusunod ni Sarah or sinunod ni Sarah ang kanyang ina. Ngunit ayon kay Ogie, hanggang dumating na talaga ang mamahalin ni Sarah Geronimo, ang lalaki na handa niyang ipaglaban sa kanyang mga magulang. Ito'y walang iba kundi si Mateo. Si Mateo Gudicelli naman din ay ipinakita ang masidhing pagmamahal at suporta niya kay Sarah Geronimo. Noon pa man ay matagal niya ng crush itong si Sarah. Kung ano man ba talaga ang nagiging problema nila Mommy Divine, ay hindi naman daw nakikita ni Ogie na ito ay about sa pera. Sa huli, sinabi po ni Sir Ogie kay Mommy Divine na she should be thankful dahil alam niya na nasa mabuting pamilya ang kanyang anak na si Sarah Geronimo at alam niya anytime kung saan ito pupuntahan. At yan po ang mga naging pahayag ni si Sir Ogie. At kung nais niyo pong mapanood ang kanyang buong pahayag, visit niyo lang po ang kanyang channel. Well, very well said nga po, Sir Ogie. Ako personally, I really did understand to Mommy Divine. Walang magulang na nais mapahamak ang anak. And I think it's not about money. Baka talaga lang malulungkot si Mommy Divine na mag-aasawa na ang kanyang panganay. Sabi nga natin, pasasaan ba at maayos din ang lahat? Ang panawagan nga ng marami na sana nga daw ay palayain na ni Mommy Divine si Sarah at si Mateo, at imbis na makipagtikisan kay Mateo at Sarah ay maging happy na lang sa dalawa para ma-appreciate na din ang mga bagay-bagay. Sabi nga po sa Bible, huwag maging katuparan sa sinabi ng Bible na money is the root of all evil. Yan po ang ating showbiz na update. Kung nais nyo pong magbigay ng inyong opinion, ilagay lamang po ito sa ating comment section dahil ang inyo pong opinion ay mahalaga sa amin. Images courtesy of Sarah Geronimo fanpage Instagram and Sir Ogie Diaz Instagram. Thank you for watching Showbiz Snap.